Nakagawa ka na ba ng pinky promise sa bestie mo? Well, may kukwento ko sa iyo tungkol sa dalawang Viking na tropa na nagpakita ng ipang level ng grabe pagdating sa usapang friendship packs. Isipin mo to, nag-chill ka kasama ang kabestie mo na ride or die. Baka umiinom ng meat. Alam mo naman ang Viking style mga meat imbes sa mga halak. Tapos biglang haharap sa iyo ang tropa mo at sasabihin na, pre, pag namatay ako, pwede bang tatlong gabi kang tumambay sa pundad ko kasama ang bangkay ko? Hindi ko alam sa iyo ha, mabibilaukan ako sa inumin ko. Pero para ka na Aswid at Asmund, parang normal Tuesday lang to sa buhay ng mga Viking. Bago mo isipin na kulang sa pag-iisip ng mga taong to, silipin mo na natin ang wild world ng kultura ng mga Viking. Hindi lang puro cool na helmet at longship ang mga to, pero oo nga, ang astig talaga nila. May matinding paniniwala sila sa tadhana o weird sa tawag nila. Isipin mo na lang na bawat pagkakasugat ng daliri mo o pagkakatapon ng inumin mo ay nakasulat na pala sa cosmos. Grabe ang pressure nun. Itong fatalistic na pananaw nila ay nag-iimpluwensya sa lahat ng ginagawa nila. Mula sa paraan ng pakikipaglaban hanggang sa paraan ng pupaparty at oo, mahilig talaga silang magparty. Pero ibig sabihin din ito, sobrang seryoso nila sa mga pangako nila. Parang mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa sirain ang salita ko, yan yung level ng commitment nila. Parang kung nangako kang tutulungan ang kaibigan mong lumipat ang bahay, pero imbis na magbuhat ka lang ng mga kahon, kailangan mo pang sumama sa kanya hanggang sa kabilang buhay. Grabe, di ba? So, balik ka tayo sa ating dynamic duo. Sina Aswid at Asmund, itong dalawang mandirigma ay mas close pa sa spandex sa katawan ng superhero. Siguro nagtatapos sila ng mga pangungusap ng isa't isa. May mga inside jokes na ay hindi maubos-ubos at baka nga nag-aayos pa sila ng buhob ng isa't isa. Walang judgment dito ah. Pero naging medyo creepy ang friendship nila nang kumuha sila ng blood oath. Alam ko iniisip mo, teka lang, sino bang matinong taong papayag na ilibing ng buhay, diba? Well, my friends, welcome sa ahanga-hangang mundo ng katapatan ng mga Viking. Hindi sila nagbibiro pagdating sa mga kaibigan nila. Para kinuha nila yung best friends forever concept, tapos pinalakas sila ng todo. Parang naka-steroids habang umiinop pa yan ng energy drinks. Yun, fast forward tayo ng konti at ayun nga, namatay si Aswid. Ngayon si Asmund naman ay nasa gitna ng mahirap na sitwasyon. O mas tamang sabihin siguro na nasa pagitan ng bangkay at pader na libingan. Tuto pa rin ba niya ang pangako niya at posibleng sumama sa kaibigan niya sa malaking mid-hole sa langit? O duwag ba siya at mabubuhay na may kahihiyan sa pagsira ng sagradong pangako? Spoiler alert, nagdesisyon si Asmund na ituloy. Grabe ang ride or die, diba? Pero bago tayo magplano ng Friend of the Year parade para kay Asmund, mag-isip muna tayo. Talaga bang kahanga-hanga ito o parang medyo baliw na yata? I mean, sa isang banda, kailangan mong respetuhin ang commitment. I get that. Ilan ba sa kaibigan mong literal na umamatay para sa'yo? Pero sa kabilang banda, hindi mo may iwasang isipin kung sobra bang nakainom si Asmund ng alak nang gumawa siya ng pangakong ito. Nagbigay ito ng mapipikat na tanong tungkol sa kalikasan ng katapatan at halaga ng buhay ng individual sa lipunan ng mga Viking. Talaga bang heroic ang desisyon ni Asmund o parang extreme peer pressure lang to mula sa kabilang buhay? Nalala mo ba yung nakakatakot na haunted house na hindi mo mapasok sa mga peryaan? Well, multiply mo yan ng mga 1,000 at baka makuha mong ideya kung ano ang naghihintay kay Asmund. Nung nagsara ang puntod na parang tunog ng pinakanakakatakot na pagsara ng pinto sa mundo, natagpuan ni Asmund ang sarili sa sitwasyong magpapatakot kahit sa pinakamatapang na Viking warrior. Isipin mo na nasa pinakamalalang escape room ka, kung saan ang tanging paraan para makalabas ay maghintay ng 3 kasama ang bangkay ng bestie mo. At nabanggit ko ba ang amoy? Well, kasi let me tell you, ang nabubulok na bangkay ay, well, hindi talaga amoy rosas. Pero teka lang ha, kasi may mas grabe pa dyan. Dahil sobrang handa ang mga Viking para sa kabilang buhay, hindi lang basta itinapon si Aswin doon ng mag-isa. May mga sandata, armor, ang tapat niyang kabayo, pati na rin ang loyal niyang aso. Parang pinaghandaan siya para sa pinakamalungkot na camping trip sa mundo. Ngayon, hindi ko alam sa iyo ha, pero ang makasama sa madilim at mabahang puntod kasama ng bangkay ay sapat ng dahilan para mabaliw. Dagdagan mo pa ng nalilitong kabayo at malamang galit na aso at meron kang recipe para sa pinakamasamang sleepover sa mundo. Nai-imagine mo ba ang ingay, ang kabayong gumagalaw-galaw, ang asong umaalulong at si Asmund na malamang nag-wish na sana nag-invest siya sa noise-canceling headphones
para sa kabilang buhay. Habang dumadaan ang mga oras na hindi naman nalalaman ni Asimon kasi nga walang bintana sa puntod, nagsimulang maging sobrang weird ang mga bagay-bagay. Alam mo yung pakiramdam na medyo parang kakaibang pakiramdam mo pagkatapos mo magpuyat, multiply mo yan ng 1,000,000 beses. Ayon sa mga pag-aral, kahit maikling panahon lang sa sensory deprivation, pwede na itong mag-hallucinate ng mga tao. Ngayon, isipin mo yan pero kasama pa ang bangkay ng kaibigan mo at ilang galit na hayop. Parang pinakamasamang drug trip ever yan pero hindi mo naman masisisi sa pagkain ng maling kabuti. Karabi sigurong epekto nito sa isip ni Asman. I mean, naiinip na tayo kapag mamamatay ang phone natin, di ba? At hindi tayo makapag-check ng Instagram o ng Facebook natin ng 1 oras. Itong kawawang Viking natin ay haharapin ang ilang araw ng kadiliman at katahimikan. Well, maliban sa mga hayop na lalo pang nababaliw at ang lumalalang katotohanan, baka nagkamali siya ng todo sa pangako niyang loyalty. Talagang napapaisip ka tungkol sa ethics ng mga ganitong burial practices ng mga Vikings. O para daw ito sa parangal sa mga patay at para matulungan sila sa kabilang buhay, pero sa anong halaga? Parang pinaka-extreme na versyon ng taking one for the team na may isip mo. Nagbe-blur ang linya sa pagitan ng sakripisyo at pagkakamatay sa paraang talagang magpapaaway sa mga ethicists ng ilang siglo. Alam mo tapos na pinakamalalang part kay Asmund, pero nako may twist pa ang kwento natin na kahit si Stephen King ay magsasabi, grabe ang lala nito. Ngayon isipin mo to, pangatlong gabi na ng tomb sleepover from hell ni Asmund. Malamang nag-hallucinate na siya, siguradong mabaho na rin at kini-question ang bawat life choices na nagdala sa kanya sa sitwasyon ito. Tapos sa flickering light na kung anong nakakalungkot na lakpara na dala niya, may nakita siya nagpayelo ng dubo niya. Si Aswid, ang kanyang yumaong kaibigan, simulang kumalaw. Anap ko, iniisip mo, agas lang yan, nangyayari naman yan sa bangkay, di ba minsan? Magalaw na lang bigla. Pero hindi, way full on, Night of the Living Dead level, ha, undead action. Hindi lang kumalaw itong si Aswid, bumangon siya na parang narinig niya ang tunog ng dinner bell sa Valhalla. Sa mythology ng mga Viking, may nakakatakot silang konsepto na tatawag na Drogor. Isipin mo na parang Viking version ng zombie to pero pinalala ng todo. Hindi to yung mga mabagal at walang utak na extra sa Walking Dead. Ang mga Drogor daw ay may superhuman strength, kaya mag-shapeshift at may malaking problem attitude. Parang may kumuha ng Viking warrior na nakakatakot na talaga. Tapos naisip nila, alam mo po ano pang magpapalala dito? Patay na to at galit pa. Kaya ayun, si Asmund, nakakulong sa puntod. Kasama ang dating best friend niya ng ayun ay supernatural killing machine na. Grabe diba? Friendship gone sour to the max yan. Parang kung naging Hungry Hulk ang roommate niya. Pero mas malala pa. Ang unang ginawa ni Undead Aswit ay obviously atakihin ang mga hayop sa loob ng puntod. Nakala mo yung mga loyal na kasama na dapat sumama sa kanya sa kabilang buhay? Oo, naging Viking zombie chow na sila ngayon. Maraming pwedeng pag-usapan dito sa simbolismo. Sa Norse mythology, ang mga hayop ay kadalasang nakikita bilang mga gabay sa kabilang buhay. Sa pamamagitan ng pag-atake sa kanyang mga furry friends, hindi lang basta kumakain si Aswit. Pinutol niya ang kanyang koneksyon sa mundo ng mga buhay at tuluyan nang tinanggap ang kanyang bagong career bilang supernatural terror. Para naman kay Asmund, ang pananood nito ay parang pinakamasamang horror movie. Pero hindi niya pwedeng takpan ang kanyang mga mata o sumigaw sa screen. Ito ang kanyang best friend, ang kasama niya sa pag-inom ng alak, kasama sa mga labanan at kasama sa paggawa ng nakakalokong pact na ito. At ngayon, pinapanood niya itong maging halimaw na galing sa pinakamasamang bangungot niya. Napapaisip ka talaga tungkol sa kaligasan ng pagkakaibigan, di ba? Lahat tayo gusto nating isipin na hindi masisira ang ating mga bonde. Nagagawin natin ang lahat para sa ating mga closest close friends. Pero anong mangyayari kapag ang kaibigan na yon ay naging isang bagay na lubos na kakaiba at nakakatakot? Parang ultimate test ng loyalty, isang test na lampas sa pagtulong sa kanila sa paglipat ng bahay o pagsundo sa kanila sa airport ng alas 3 ng madaling araw. Pagkatapos tapusin ni Undead Aswit ang kanyang appetizer ng mga hayop, ibinaling niya ang kanyang nanginginig na Undead Ice sa main course, ang dating kaibigan niyang si Asma. Grabing awkward reunion yan, ha? Ngayon, nasa mas mahirap na sitwasyon na itong si Asmund. Sa isang banda, itong kanyang best friend, yung taong pinangakuan niyang idilibing ng buhay kasama niya. Sa kabilang banda naman, ang nasabing kaibigan ay ngayon supernatural na
malakas na, kumakain ng laman na halimaw na nakatingin sa kanya na parang naglalakad na buffet siya. Parang pinakamasamang episode yan ng Friend or Foe, pero may mas maraming napubulok na laman at mas kaunting commercial break. Ang labang sumunod ay malamang hindi epic battle, kundi desperadong pakikipaglaban para sa buwan. I mean, tatlong araw na nakahiga si Asman sa pundok. Malamang wala pang matinong kain o tulog at siguradong kinikwestiyon niya na ang bawat life choices niya hanggang sa puntong ito. Samantalang si Undead Aswid naman ay mas malakas, pero siyang lakas ng supernatural sa kanyang panig. Dagdag pa na kakakain lang niya ng protein-rich na merienda ng kapayo at aso. Hindi talaga patas ang laban kung tatanungin mo ko. Ngayon, isipin mo na sumubok kang lumaban sa loob ng isang aparador habang nakasuot ka ng blindfold at oven mitts. Tapos gawin mong undead Viking warrior na may super strength ang kalaban mo. Oo, kanya na sitwasyon para kay Asmund. Pero dito ipapakita ni Asmund na hindi lang siya may questionableng decision-making skills. Sa isang galaw na ikahahanga ng kahit sinong action movie hero, nakuha niya yung talunan si Undead Aswid. Pinugutan siya ng ulo at itinusok siya sa lupa. Parang Viking version ng finale ng zombie movie, pero may 100% ng mas maraming balbas at reference sa alak. Ngayon, bago ka magsimula mag-cheer sa tagumpay ni Asmund, mag-isip muna tayo kung gaano kalala ang psychological impact ito sa kanya. Hindi lang ito random na dracor na nilabanan niya. Ito si Aswid, ang kanyang best friend, ang kasama niya sa mga labanan at inuman. Isipin mo na kailangan mong pugutan ng ulo ang bestie mo. Yun ang klaseng bagay na magdadala sa iyo ng matinding therapy sessions sa hinaharap. Sa mythology ng Viking, ang pagpugot ng ulo at pagtusok sa lupa ay nakikita bilang paraan para talagang patayin ang dracor at pigilan itong bumalik pa. Kaya sa isang banda, pwede mong sabihin na ginagawa lang ni Asmund ng pabor ang kanyang kaibigan. Parang Viking version ng kung maging zombie man ako, ipangako mo na babarilin mo ako sa ulo. Pinalaya ni Asmund ang kaluluwa ng kanyang kaibigan mula sa monstrous entity na ito. Tunay na bro mo kung iisipin mo. Pero itong twist, sa paggawa nito, sinira din ni Asmund kanilang original na pangako. Tandaan na dapat tatlong gabi siyang makikisama sa bangkay ni Aswid sa puntod. Wala nakalagay sa usapang iyon na maliban na lang kung ang bangkay ay maging mamatay tao ng undead monster. Kaya nahuli si Asmund sa pagitan ng bato at matigas na lugar. Kung mas tamang sabihin siguro sa pagitan ng pagiging loyal sa pangako at ayaw maging pagkain ng Viking zombie. Itong buong sitwasyon na ito ay nagbigay ng mabigat na tanong tungkol sa kaligtasan ng loyalty at hangganan ng pagkakaibigan. I mean, lahat naman tayo ay kailangan pitawan ng toxic na pagkakaibigan minsan, pero ito ay nagdadala nito sa ibang antas. Tama ba ang ginawa ni Asmund na lumabat at iligtas ang sarili? O dapat ba niyang tinupad ang kanilang pangako kahit na ibig sabihin nito ay magiging post-mortem na merienda siya ni Undead Aswid? Hindi madaling sagutin ang tanong na ito at siguradong pinagpupuyatan ito ni Asmund ng ilang taon pagkatapos. Assuming na nakatulog pa siya ulit pagkatapos ng nightmare fuel na experience to. At yan ang video natin for today. At kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe. Nagpo-post din ako ng videos sa Facebook, tuko dito sa YouTube at iba yung mga Facebook videos ko kumpara dito. Kaya kung may time kayo, pakilike naman ang page at pakifollow na rin. Maraming salamat at kita rin tayo sa next video.